Hindi lahat ng akala natin ay tama. Hindi rin lahat ng nararamdaman natin ay totoo. Parang pagdating sa pag-ibig. Hindi lahat ng pagmamahal ay pwedeng masuklian. Kaya kapag nagmahal tayo ng sobra ay dapat handa rin tayong masaktan, lalo na at wala namang kasiguraduhan ang lahat pagdating sa usaping pag-iibigan. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa lahat ng mga subscribers po ninyo sa inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Thelma, ang Katriona Gray, este, magandang tindera dito sa isang sari-sari store sa Payatas, Quezon City, kung saan ang life ay hindi very poor at hindi rin very sad dahil napakakulay ng buhay ko dito. At syempre kaya po ako sumulat sa inyo dahil nais ko po sanang ibahagi sa inyo at sa inyong mga tagapakinig ang mga naging makulay na karanasan ko tungkol sa pag-ibig na bumago ng aking buhay. Tubong Bicol po talaga ako at nagbabaka sakali dito sa Maynila na maghanap ng trabaho. Pinala din namang matanggap bilang tindera sa sari-sari store dito nga sa Payatas. Caribels na rin naman ang sahod para pambuhay ng pamilya sa probinsya kaya push lang ako sa trabaho ko. Tapos ay nakilala ko dito sa Payatas si Jim, isang construction worker na nagtatrabaho malapit sa tindahang pinapasukan ko. Kung GGSS ako o gandang ganda sa sarili dito sa aming lugar, naku po ay masaksakan ng GGSS din si Jim at feeling niya ay hawig niya itong si Ding Dong Dantes. So ayun na nga, naging magtropa kami at palaging nag-aasaran kapag nagkikita. Nainis ako sa kanya kasi madalas ay nakakapiko ng pang-aasar niya. Kung minsan, hindi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi kami nag-aasara ni Jim. Ewan ko ba, Papa Dudut, kahit ang lakas-lakas niyang mangasar ay natutuwa pa rin akong kausap siya. Mabilis niya akong napapatawa kahit ang corny ng mga jokes niya. At mabilis niya akong napapakilig kahit alam ko na hindi naman yon ang intensyon niya. Pero dahil turn off ako sa mahangin, presko at kapwa ko GGSS, palagi ko lang siyang binabara sa tuwing magkausap kaming dalawa, Papa Dudut. Nako Jim, pasensya na pero bawal na muna ang utang dito sa tindahan namin kasi napapagalitan na ako ni ate. Masyado na raw mahaba ang utang sa listahan namin dito eh. Kaya kung kakain kayo pero lista lang ang bayad, sa iba na lang daw muna kayo kumain. Ang wika ko nang sabihin ni Jim na ipapalista muna niya ulit ang mga in-order niyang soft drinks at sigarilyo. Ang hina ko naman sa'yo, Thelma eh. Wala pang sahod ngayon. Magbabayad naman ako pag nakasahod na. Pangako, sagot naman niya. Sinabi mo rin yan sa akin nung isang linggo eh. Dumaan ang kinsenas at renta ni isang kusing eh. Wala pa akong natatanggap sa'yo. Napapailing na wika ko habang hinahalo ang ulam na nasa loob ng mga kalderong nasa harapan ko. Totoo na to, promise, pagpupumilit pa niya. Hindi talaga pwede. Kung gusto mo, kay ate ka nalang magpaliwanag. Ay nako, hindi rin pala pwede. Ayaw ka palang makita ni ate kasi nga ang haba na ng listahan mo. Makita ka lang nun dito sa tapat ng tindahan eh, galit na nga siya. Sige na, umalis ka na. Pagtataboy ko pa sa kanya. Ate ang tawag ko sa amo ko at lahat ng may utang sa tindahan ay kilala niya. Ito naman, akala mo naman hindi babayaran. Wala pa akong almusal, Thelma. Paano naman ako makakapagtrabaho ng maayos niyan? Muling pakiusap niya na pilit kong hindi pinapansin kasi baka bumigay ako at mapagbigyan ko siya. Tapos ako naman ang mayayari sa may-ari ng tindahan namin. Naku Jim, tigil-tigilan mo nga ako sa mga pagmamakaawa mo ha. Wala kang almusal pero sigarilyo at soft drinks ang inuutang mo? Eh bakit? Nakakabusog ba yun? Napapailing na sagot ko. Ang sungit naman nito, ang aga-aga. Kaya hindi ka makahanap ng jowa kasi pati kaibigan mo eh sinusungitan mo. Pangaasar pa niya, Papa Dudut. Wala ka nang pakialam doon. Naku, sige na nga, umalis ka na at baka makita ka pa ni ate tapos eh mawalan pa ako ng trabaho ng dahil sa'yo. Sige na, alis na, shoo shoo. Muling pagtataboy ko sa kanya.
Hindi ka agad siya umalis sa may harap ng tindahan at mabuti na lang wala talaga noon ang may-ari dahil ako naman ang mapapagalitan ng dahil sa kanya. Tinaboy-taboy ko pa siya nang may bigla namang lumapit na dalawang babae sa kanya. Isang matabang babae na kulot ang buhok at isa naman ay payat na babae na unat ang buhok. Ayan o, ayan si Jim. Itanong mo pa sa kanya kung anong relasyon merong kami, sigaw ng matabang babae. Hoy Jim, ikaw nga magsabi ng totoo? Ako ba niloloko mo? Anong sinasabi nitong babae na to na girlfriend mo daw siya? Pagsugod naman kay Jim ng payat na babae. Sige Jim, sabihin mo dito sa babaeng nagfi-feeling na ito na ako ang girlfriend mo. For your information, tatlong buwan na kaming mag-jowa ni Jim no. Wika pa ng matabang babae na namumula ang pisngi dahil sa makapal na makeup. Anong tatlong buwan? Jim, totoo ba ito? Kakasagot ko lang sa'yo last month ah. Magmamansary pa lang tayo sa isang araw tapos ganito? Ano, magsalita ka nga dyan? Naiinis na wika ulit ng payat na babae. Eh teka lang ah. Tapos na kasi yung break namin, kailangan ko nang bumalik. Usap na lang tayo mamaya. Sige sige bye. Kaagad na pag-iwas ni Jim bago umalis sa harap ng tindahan. Uy teka Jim, habol ng matandang babae pero hindi na siya nito pinansin. Uy ikaw, huwag mong sabihin na girlfriend ka rin ni Jim ha. Biglang baling sa akin ang payat na babae. Kaagad naman akong umiling at sumagot bago pa mabaling sa akin ang pag-aaway nila. Ha? Hindi ah, tropa lang kami no. Sige na, umalis na kayo dyan sa tabi ng tindahan at baka dyan pa kayo mag-aaway at malasim pa tong tindahan namin. Ang aga-aga eh, pagtataboy ko sa kanila. Papa Dudut, noon pa man ay alam ko ng playboy talaga si Jim. Marami siyang mga kinikwentong babae sa akin pero ni isa ay wala pa siyang pinakilalang girlfriend. Maayos namang kaibigan si Jim at nakakatuwa talaga siyang kausap. Hindi siya boring at higit sa lahat ay maganda ang ngipin niya lalo na kapag ngumingiti. Madalas kapag nasa tindahan si Jim ay magkukwento talaga siya. Nang lahat ng tungkol sa buhay niya ay nakwento na nga niya sa akin. Problema sa pamilya, mga naudlot na pangarap, mga kalokohan sa babae pati nga kapag naiinis lang siya o nabubwisit ng walang dahilan ay nasishare niya sa akin. Kaya naman hindi maikakailang naging close talaga kami bilang magtropa. Lalo na noong napalayas ako sa tindahang pinapasukan ko dahil pinagbibintangan ako ni ate na nangungupit ng pera. Kahit na anong pakiusap at paliwanag ko ay hindi na pinakinggan din ni ate. Sobrang namroblema ako noon dahil wala naman akong ibang kamag-anak sa Maynila. Mabuti na lamang at naisipan ni Jim na tulungan ako at patuluyan muna sa bahay niya. Wala naman daw kasi siyang ibang kasama doon at pwede raw na ako muna ang gumamit ng isang bakanting kwarto doon sa bahay nila. Pagpasensya mo na itong bahay Thelma ha, maliit magulo sa kamadumi. Ako na lang kasi nakatira dito, syempre lalaki ako kaya walang tiyaga na mag-ayos sa kamaglinis. Ang wika ni Jim na makapasok kami sa loob ng bahay. Okay lang, kailangan ko lang talaga ng matutuluyan pansamantala. Wala din kasi akong ipon para umuwi ng Bicol eh. Kung hindi mo nga ako tinulungan eh, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko ngayon sa Maynila. Naiiyak na sagot ko. O tahan na, huwag ka nang umiyak. Okay lang naman dito ka muna sa bahay. Maganda nga yun kasi may instant tagalinis ako dito. Natatawa ang sabi pa niya. Sira ulo ka talaga. Nagmo-moment na nga ako dito tapos eh naisip mo pang magbiro ng ganyan. Pasinghal na sagot ko sa kanya. Pinapatawa lang naman kita. Basta habang wala ka pang bagong trabaho at wala ka pang matutuluyan, eh dito ka muna. Ayan ha, kahit na ang sungit-sungit mo sa akin kapag uutang ako sa tindahan eh pinatuloy pa rin kita. Magpasalamat ka sa akin uy. Nakangiting wika ulit niya. Alam mo naman na hindi sa akin yung tindahan. Kung sa akin lang yung ibibigay ko na sa iyo lahat ng sigarilyo doon hanggang sa mawalan ka na ng baga. Pabiru na rin sagot ko. Kita mo to ang bait-bait ko sa iyo tapos ikaw, pang ganyan ka sa akin, ayos ah, napapailing na sabi niya. Biro lang naman, baka mapalayas mo pa ako dito. Eh nga pala, bakit mag-isa ka lang sa bahay na to, nasaan ang pamilya mo? Tanong ko. Wala na akong pamilya, hiwalay na ang mga magulang ko.
Yung nanay ko patay na. Yung tatay ko ewan ko dun. Hindi ko naman na rin yung nakilala. Sabi ng tita ko babaero raw yung tatay ko kaya mabuti pa na huwag ko nang kilalanin. Sa kanya ata ako nagmana ng pagiging playboy eh. Natatawa ang sagot niya. Pero sa iba talaga tong bahay na ito? Medyo malaki siya in fairness ha, pag-uusisa ako pa. Naku hindi, bale sa tita ko itong bahay. Sa kanya ako lumaki. Wala silang anak ng tito ko kaya parang ako na yung naging anak nila. Kaya lang kamamatay lang ng lola ko sa Surigao at walang magbabantay dun sa naiwang bahay ng lola ko kaya dun muna sila. Malaki naman na raw ako eh kaya kaya ko na raw mag-isa rito. Saka maganda nga yun eh. Solo ko na tong bahay, mas marami na akong mauuwing babae. Kaya lang nandito ka naman kaya may istorbo. Bilisan mo na maghanap ng bagong trabaho para masolo ko na ulit itong bahay ko. Natatawa ang sabi niya. Ah ganun, edi sige alis na lang ako dito. Wika ko bago akmang dadalhin ang malaking bag ko. Hoy biro lang, ang bilis namang mapikon eh. O sige na, mag-ayos ka muna ng gamit mo dyan at lalabas muna ako saglit. Paalam naman niya. Medyo malaki ang bahay ni na Jim kahit na isang palapag lamang yon, Papa Dudut. Malapad yon, maluwag ang sala, kusina, banyo at may dalawang kwarto pa. Mas maganda pa nga ang kwarto ko doon kesa sa tinutulugan ko sa pinagtatrabahuhan kong tindahan. At kahit sinabi ni Jim na makalat ang bahay niya ay hindi naman talaga gaano kasi mukha naman siyang kumikilos sa mga gawaing bahay. Napansin ko kasi na makintab kahit papaano ang sahig. Konti lang ang alikabok sa mga bintana na tanda na kahit papaano ay pinupunasan yon. At malinis din ang banyo sa bahay kahit pa si Jim lang ang gumagamit doon. Mukhang may alam din talaga siya sa mga gawaing bahay. Binilisan ko na rin ang pag-aayos ng gamit ko dahil balak ko sanang magluto na para sa tanghalian. Pero nang pumunta ako sa kusina ay medyo nagulat pa ako nang abutan ko doon si Jim na nagluluto na. Binida niya na masarap daw siyang magluto at makakalimutan ko raw ang pangalan ko. Pero hindi ko napigilang matawa nang makita kong pritong hotdog at itlog lang palang niluluto niya. Hotdog at itlog? Pinataas mo naman ang expectation ko, yun pala ay hotdog at pritong itlog lang ang niluluto mo. Kahit ako ay kaya ko yan eh, natatawa ang wika ko. Grabe naman, imbis na ma-appreciate ang effort ng pagluluto ko eh, minalit mo pa ako. It hurts, you know, it hurts. Kunwari malungkot na sagot niya. Wow, na-hurt ko ba ang feelings mo? Natatawa ang tanong ko. Eh bakit kayo lang bang mga babayang may karapatang ma-hurt ng feelings? Patanong na sagot niya. Okay sorry na ulit, sige na kumain na tayo. Anyaya ko sa kanya. Kung alam mo lang eh, hindi lang pagod kundi dugot pawis ang sangkap ng niluto ko na yan. Wika niya nang magsimula na kaming kumain. Ano? May dugot pawis mo tong itlog at hotdog? Yuck! Kunwari nandidiri kong sagot. Wow, kung makayak ka naman eh, at saka wag mo ngang nililiteral ang mga sinasabi ko. Ang ibig kong sabihin kasi, naubusan ako ng mantika kaya dugo at pawis ko na lang ang ginamit ko sa pagluluto. Ayaw mo kasi akong pautangin sa tindahan niyo dati eh, ang wika niya. Ew, kahit kailan ka talaga nakakadiri ka, Jim. Kumain na nga lang tayo, napapailing na sagot ko bago kami nagpatuloy sa pagkain. Jim, in fairness ha, masarap nga ang luto mong hotdog at itlog. Puri ko sa pagkain na niluto niya habang may lamang pagkain ang bibig ko. Kitams, sabi ko sa iyo eh, sagot niya. E teka lang, sino nga ako? Anong pangalan ko? Tanong ko kasunod ang malakas na tawana namin sa loob ng kusina. Papadudod sa pansamantala kong pananatili sa bahay ni Jim, may mas nakilala ko pa nga siya. Malambing at maalaga si Jim, kaya naman walang duda na ang daming babayang nahulog sa kanya. May mga pagkakataon na nagluluto siya ng almusal para sa akin tapos ay tinutulungan niya rin ako na makahanap ng bagong trabaho dahil ayaw niya akong nakikitang nag-aalala at nalulungkot. Iba talagang mag-alaga si Jim at ipaparamdam niya sa iyo na special ka. Kaya naman kung minsan ay hindi ko maiwasang maisip na nahuhulog na ata ako sa kanya.
Pero dahil alam ko na babaero si Jim ay pinipigilan ko ang sarili ko na mahulog sa lalaking kagaya niya. Lumipas ang ilang linggo pero bigo pa rin akong makahanap ng bagong trabaho. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng perang ipapadala ko kina Mama sa Bicol. At doon ko napatunayan ang pagiging totoong kaibigan ni Jim. Palibasa ay wala siyang pamilyang sinusuportahan kaya naman ang maliit na bahagi ng sweldo niya ay ibinigay niya lamang sa akin para ipadala ko kina Mama sa probinsya. Ayoko talagang tanggapin noong una, Papa Dudut, kasi nahihiya na ako sa tulong na nagagawa niya para sa akin. Pero wala naman ako ibang pagpipilian lalo na at mapili talaga siya na magpadala ako ng pera sa probinsya. Alam niya kasi na isa ako sa mga inaasahan ng pamilya namin pagdating sa mga gastusin. At ayaw niya na pare-pareho kaming mahirapan. Sa huli ay tinanggap ko na ang pera na yon at pinadala ko na kina Mama sa Bicol. Nangako na lamang ako kay Jim na makakabawi rin ako sa lahat ng mga naitulong niya sa akin. Huwag mo munang isipin yung pagbawi na yan, ha? Basta ang mahalaga ngayon eh makahanap ka muna ng trabaho. Kasi maliit lang yung pera na naiabot ko sa'yo, ang sabi pa ni Jim. Kaya maliit man o malaki, malaking tulong pa rin yun para sa akin. Kaya thank you talaga, Jim. Pasasalamat ko sa kanya. Wala yun. Oo nga pala, Thelma. May lakad ako mamaya kaya matutulog muna ako, ha? Baka lang kasi dumaan dito si Martin mamaya, ang sabi pa niya. Ha? Si Martin? Medyo nauutal na wika ko. Oo si Martin, bakit parang nagulat ka? Nagtataka ang tanong niya. Ha? Wala lang. Bakit ba siya dadaan dito sa bahay? Ako naman ang nagtanong. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko noon. Magbabayad kasi yun ng utang sa akin eh. Kunin mo na lang. Teka, bakit namumula yung mukha mo? Naku, huwag mong sabihin na may gusto ka sa mukong na yun, ha? Ang wika pa niya. Naku, wala no. Mariing pagtanggi ko na halos ikapiyok na ng boses ko. Wala daw pero pumipiyok ka naman dyan. Ikaw ha, halata ka masyado. Huwag ka na mag-deny. Pero naku ha, mag-ingat ka dun kasi kilala ko yun at pareho kami ng galawa nun. Mahilig din yung maglaro ng feelings ng mga babae. Pagkukwento pa niya. At proud ka pa talaga nung sinabi mo yun, no? Napapailing na sagot ko. Basta mag-iingat ka dun sa mukong na yun, ha? Ikaw pa naman yung tipo ng babae na hindi dapat pinaglalaruan. O siya, sige, matutulog na muna ako para may energy ako mamaya sa lakad ko. Ang bilin pa niya sa akin. Matagal nang magkaibigan sina Jim at Martin pero hindi ko madalas na nakakausap si Martin. Nahihiya kasi ako kapag nagkakasalubong kami sa daanan o kaya ay dumadaan siya sa bahay. Kahit minsan ay binabati niya ako ay ngiti lang ang sinasagot ko sa kanya. Hanggang sa maging close na rin kami at nagagawa na niya akong biruin at bulahin. Hindi ko alam kung seryoso siya pero palagi niyang pinapahiwatig na gusto niya ako. Naglinis ako ng lababo at tulog pa si Jim nang kumatok sa bahay si Martin. Malakas pa ang katok na ginawa niya noon kaya napabilis tuloy ang pagkilos ko na pagbuksan siya ng pinto. Bakit parang nakakita ka ng multo? Natatawang tanong ni Martin nang mapagbuksan ko siya ng pinto. Ha? Hindi ah, nagulat lang ako. Ikaw naman kasi kung makakatok ka parang gusto mo nang sirain tong pinto namin? Sagot ko. Gustong gusto na kasi kitang makita, Thelma. Ang wika naman niya na nagpakilig sa akin pero syempre pilit kong hindi pinapahalata. Sus, alam ko naman kung bakit ka nandito. Asa na yung bayad mo sa utang? Binilin kasi sa akin yun ni Jimmy. Akin na tapos umalis ka na rin kasi may ginagawa pa ako sa lababo namin. Kunwari pagtataboy ko kaagad sa kanya kasi baka mapansin pa niya ang namumula na ang mukha ko sa kilig. Grabe ka naman, Thelma. Pinapalis mo na ako kaagad. Ayaw mo ba muna na magkwentuhan tayo? Tara, labas tayo. Punta tayo sa barbecuehan. Ililibre kita kasi bagong sweldo kami ngayon. Ano bang gusto mo? Kahit na anong sabihin mo at kahit na ano ibibigay ko para sa babaeng pinakamamahal ko. Pambobola pa niya. Susbola mo. Tigilan mo na ako, Martin. Saka busog na ako kakatapos ko lang maghapunan. Wala na ako sa mood na lumabas. Sagot ko pa sa kanya. Grabe naman.
busted na naman ako ngayong gabi. Na-excite pa naman akong sumweldo ngayon kasi sabi ko ilalabas kita. Kahit magkwentuhan na lang tayo dito kung ayaw mo talagang lumabas, pangungulit pa niya. Naku Martin, ang dami na natin napagkwentuhan noong nakaraan. Hindi pa ba nauubos ang kwento mo? Saka may ginagawa nga kasi ako sa lababo namin kaya ibigay mo na yung bayad mo at umuwi ka na rin. Magpahinga ka na kasi malamang pagod na pagod ka na sa buong araw na trabaho mo. Giit ko pa sa kanya. Nakikipagkulitan pa siya sa akin nang lumabas na si Jim mula sa kwarto niya. Pare, nagising ako sa ingay mo. Ano ba naman yung iniingay mo dyan? Nabigay mo na ba yung bayad mo? Kunot ang noong tanong ni Jim. Oy pre, nagkukwentuhan lang naman kami ni Thelma. Ito na pala yung bayad pare, salamat ha. Ang wika ni Martin nang maabot ang pera kay Jim. Nagkukwentuhan eh, nadidinig ko nga kasi na pinapalis ka na ni Thelma. O sige na, umuwi ka na at kung gusto mo makipagkwentuhan kay Thelma, bumalik ka na lang bukas. Pagod na rin kasi ang sa mga gawain dito sa bahay maghapon. Kailangan na niya magpahinga, ang utos pa ni Jim. Martin, sige na, uwi ka na. Para pare-pareho na tayong makapagpahinga, okay? Bukas na lang ulit, segunda ko. Ay, sorry Thelma. Sige, alis na ako. Paring Jim, salamat ulit ha, bye. Paalam na ni Martin bago lumabas ng bahay. Naku Thelma, mag-ingat ka talaga dyan kay Martin. Kaibigan ko siya pero kaibigan din kita. Hindi ko kaya na makita ka na lokohin ang lalaking yun. Sige, maliligo na ako at baka mahuli pa ako sa date ko. Magpahinga ka na tapos ilak mo na yung pinto ng maigi. May susi naman ako kaya hindi na kita gigisingin sa pag-uwi ko. Ang pilin pa ni Jim bago pumasok ulit sa kwarto niya. Papadudot ng panahon na yon ay feeling ko lang naman na parang nagsiselos si Jim sa aming dalawa ni Martin. Tawagin niyo na akong Phil-am o Phil-ingerang ambisyosa pero ang babae kapag kinutuban, mas malaki ang porsyento na tama ang kutob niya. Alam mo yan Papa Dudut. Oh well, pero ayaw ko namang mag-assume na may feelings din sa akin si Jim. Sabi nga nila hanggat walang sinasabi ang lalaki, huwag kang mag-a-assume. Sa kabilang banda ay sinasabi ng utak ko na mali ang ma-inlove kay Jim. Sasaktan lang niya ako sa dami ng mga babaeng pinupormahan niya. Likas lang siyang malambing sa kahit na sinong babae kaya dapat na huwag akong mahulog sa kanya. Pero sabi ko nga sa inyo ay mahilig ako makipagsapalaran sa buhay, isang pakikipagsapalaran ng pagluwas ko ng Maynila noon. Kung nagawa ko makipagsapalaran noon, mas kaya kong gawin yon sa buhay pag-ibig ko. Handa ang puso ko na makipagsapalaran. Pero worth it nga kaya na ilabang ko ang puso ko kay Jim? Handa ba akong masaktan sa playboy na tulad niya? Matagal-tagal din akong nanatili sa bahay ni Jim, Papa Dudut. Nung una akala ko ay pagtanaw lang ng utang na loob ko sa kanya kaya palagi ko siyang inaasikaso. Kagaya ng pag-aayos ng mga gamit niya, pag-aasikaso sa kanya bago siya pumasok sa trabaho at kung ano-ano pa. Pero na-realize ko na tila yata tumindi na ang feelings ko para kay Jim. Na-realize ko na ginagawa ko na yata mga bagay na yon hindi lang dahil sa utang na loob. Kung hindi dahil gusto kong maramdaman ni Jim ang pag-aalaga ko sa kanya. Opo, gusto ko siyang alagaan, gusto kong iparamdam sa kanya na ako yung babaeng babago sa mapaglaro niyang puso. At dahil mas lumalalim nga ang feelings ko para sa kanya, minsan ay nahihirapan akong itago yon, pati na ang pagsiselos ko. Kagaya na lamang nang minsan ko siyang ipagluto ng masarap na hapunan. Pinuri niya muna ang luto ko dahil paborito niya yung ginataang sitaw at kalabasa. Pero nang makapaghain ako, panay cellphone naman ang inatupag niya kaya nainis talaga ako sa kanya. Ano na Jim? Hindi ka ba talaga kakain? Sumasabay ka pa sa akin dito sa lamesa pero panay naman yung cellphone mo, ang inaatupag mo. Naiinis na tanong ko. Mamaya na, bigla kasi nagchat si Wilma. Mas importante to kaysa sa pagkain. Ang wika niya habang hindi naaalis ang tingin sa hawak niya na cellphone. Pangiti-ngiti pa siya noon na para bang kinikilig. Ay nako, bahala ka na nga, inis na sabi ko. Akmang tatayo na ako nang kagad akong pigilan ni Jim. Uy teka Thelma,
Galit ka ba? Tanong niya. Muli akong umupo bago sumagot sa kanya. Hindi ah, ang sese ko nga no. Eto o, oh, sagot ko bago ginuhit sa labi ko ang malaking peking ngiti. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nalang nagalit? Kanina ang saya mo pa. Siguro may dalaw ka ngayon, no? Ang sungit mo kasi. Well, lagi ka namang masungit sa akin dati pa. Pero mas lumalala ka lang kapag may dalaw ka. So tama ba ako? Nakangiting tanong niya. Ewan ko sa'yo, lalaki ka nga talaga, singhal ko sa kanya. Oh, ano namang issue mo sa mga lalaki? Tanong niya. Ang bagay kasi ng wifi signal ninyo, makahulugang sagot ko sa kanya. Huy, ikaw nga lang nakiki-wifi sa akin eh. Ikaw pang may ganang magreklamo. Kunot ang noong wika niya na lalong kinainis ko kasi iba naman ang ibig kong sabihin. Ito naman parang ewan. Hindi mo nagets ang sinasabi ko. Naiiritang sabi ko. Eh ano ba? Nagtatakang tanong pa niya. Eh kasi naman pinagluto kita tapos inaatupag mo pa yung cellphone mo at kachat mo pa yung Almira, sagot ko. Wilma, pagtatama naman niya sa pangalan na binanggit ko. Wala akong pake kung sino man siya. Nakuha yung kachat mo na lang kaya ang ulamin mo. Baka sakaling mabusog ka pa sa Wilma na yan, inis na sabi ko sa kanya. Pwede rin, mukha naman siyang masarap ulamin, nakangising sabi niya. Iw ka talaga, Jim, diyan ka na nga. Iritang sabi ko na muling aalis na sana. Uy, sorry na Thelma. Sige na, hindi ko na muna i-chat si Almira. Pigil ulit sa akin ni Jim na binitawan na ang cellphone niya. E akala ko ba Wilma ang pangalan niya? Ako naman ang nagtatama sa pangalan na binanggit ni Jim. Wala raw siyang pake pero natatandaan ang pangalan ng kachat ko. Pero sige na, kumain na tayo. Alam kong masarap itong niluto mo at hindi dapat na pinaghihintay. Sorry na, wag ka na magtampururot dyan, paglalambing niya sa akin. Ilang saglit pa akong nagtampu-tampuhan bago siya pinagbigyan at sinabayang kumain ng hapunan. Hindi ko rin naman kasi siya kayang tisin kaya hindi na lamang namin ulit pinag-usapan pa ang tungkol sa kachat niyang maalinman kay Wilma o si Almira. Papadudod, ang saya lang talaga ng pakiramdam ko sa tuwing kasama ko si Jim. Na-excite ako sa tuwing mag-aalas 5 na ng hapon kasi alam kong pauwi na siya. Hindi man namin maalis sa mga kapitbahay ni Jim, ang pag-isipan kami na nag-live-in partner na ay wala na akong pakialam. Ang importante ay masaya ako, masaya kami at kung magtuloy-tuloy yon ay maaaring mahulog na rin ang loob ni Jim sa akin at maaaring ako na ang babaeng kanyang seseryosohin. Parang ayokong matapos ang bawat oras na magkasama kami. Kung minsan nga lang ay nakakaramdam ako ng selos. Lalo pa kapag pinag-uusapan nila ni Martin yung mga dates at mga babaeng nakakasama nila. May kirot sa dibdib ko pero hindi ko pwedeng ipahalata yon kay Jim. Kasi wala naman akong karapatan na magselos. Sabi ko sa sarili ko ay i-enjoy ko na lamang kung ano yung meron kami pero ang hirap pala. Ang hirap kapag hindi mo masabi ang tunay mong nararamdaman para sa isang tao. Ang hirap minsan itago ang sakit na nararamdaman natin. May isang beses kasi noon na nagtetext sa akin si Jim na uuwi raw siya ng maaga sa bahay. Magluto raw ako ng masarap na pagkain para sa hapunan. Ako naman ay excited na nagluto ng pritong manok at sinamahan ko pa ng pork chop. Medyo nag-aayos din kasi ako at akala ko talaga ay may magandang mangyayari sa gabing yon. Hanggang sa dumating na nga si Jim kasama ang girlfriend niyang si Wilma. Medyo nadismaya at nasaktan talaga ako noon pero syempre hindi ko pinahalata sa kanila. Alam nyo pa na ang mas nakakainis na nangyari, Papa Dudut, yung ipakilala ako ni Jim na kapatid niya sa girlfriend niya. Kagad ko namang nakuha na ayaw lang ni Jim na mag-isip ng masama ang girlfriend niya tungkol sa aming dalawa kaya sinakyan ko na lang ang sinasabi niyang yon. Iniwas niya lang talaga na makapag-isip si Wilma ng masama tungkol sa aming dalawa. Kaya lang habang kumakain kami ng hapunan ay panayang tawanan ni na Wilma at Jim at na-OOP na talaga ako. Tapos nawalan pa ako ng ganang kumain kahit pinagpaguran ko ang mga niluto ko na ulam. Kaya namang konti lang ang nakain ko bago ako nagpaalam na may bibilhin lang sa may tindahan. Alam ko naman na yon din ang gusto nila.
ang masolo nila ang isa't isa sa bahay mismo ni Jim. Thelma, bakit mag-isa ka dito sa karinderya? Ang tanong ni Martin nang makalapit siya sa akin. Iniwan ko muna si kuya sa bahay kaya eto naisipan ko na mag-soft drinks muna dito, sagot ko. Sa isang karinderya ko dumiretso at doon ay naisipan na tumambay na mag-isa. Ha? Eh sinong kuya? Nagtataka ang tanong niya. Ay, ang ibig kong sabihin eh si Jim pala. Diyos ko Lord, nalilito na ako. Pinakilala kasi ako kanina ni James na kapatid niya sa girlfriend niya. Natatawag ko na tuloy siyang kuya, napapailing na kwento ko. Kahit kailan talaga yung si Jim mo, pero teka, eh bakit ka nga nagsosolo dito? Pinaalis ka ba niya doon sa bahay? Tanong pa ni Martin. Hindi naman, ako na lang ang nagkusang lumabas kasi alam ko namang gusto niyang masolo muna ang bahay niya kasama yung babae niya. Eh bakit parang hindi ka masaya? Parang galit ka? Parang nagsiselos ka? Sunod-sunod pang tanong ni Martin. Uy, hindi ah. Eh sumero ka rin oh, pagdi-deny ko kaagad. Thelma, babae ka nga, hindi ka marunong magsinungalin o magtago ng nararamdaman mo. Nakangiti pero medyo seryosong sabi naman ni Jim. Napabuntong hininga na lamang ako noon bago sinalubong ang mga tingin niya. Halatang halata na ba ako? Tanong ko. Kung ako ang tatanungin mo, oo, sagot niya. Ay, sige na nga, aaminin ko na sa'yo. Sobrang bigat na rin kasi ng pakiramdam ko nang ipakilala ni Jim sa akin na girlfriend niya yung Wilma. Alam mo ba na kanina ko pang gustong umiyak? Gusto kong magwala sa bahay pero hindi po pwede. Pag-aming ko habang nagpipigil ng mga luha. Kung gusto mong umiyak, sige lang, nandito naman ako. Pwede mo akong sandalan. Pwede mo akong iyakan, tugon pa ni Martin. Doon ko na unti-unting naramdaman ang pag-init ng sulok ng mga mata ko. Hanggang sa maiyak na ako habang nagsasalita, Papa Dudut. Alam mo Martin, pakiramdam ko parang sinapak ako sa dibdib ng 1,000 beses kanina. Tapos gusto kong sabihin na bakit hindi na lang ako. Yan na lang talaga yung paulit-ulit na tumatakbo sa utak ko. Nandun naman ako palagi sa tabi niya pero bakit hindi ako? Bakit si Wilma pa? Naiiyak na wika ko. Pero Thelma, kilala mo naman si Jim hindi ba? Papalit-palit siya ng babae. Ngayon si Wilma bukas makalawa, may iba na siyang kasama. Tugon naman ni Martin. Bakit ba ganyan kayong mga lalaki? Lalo na kayong dalawa ni Jim. Ang dali ninyong magpalit ng babae. Naiinis na tanong ko. Kasi hindi namin sineseryoso masyado ang mga babae, sagot niya. Buti pa kayo ganun lang kadaling dispatchahin ang nararamdaman ninyo. Samantalang ako, ngayon na nga lang ako magmahal ng seryoso kay Jim pa. Wika ko. Oo nga eh, bakit kasi nilang sa akin hindi ba? Natatawa pero alam ko na seryosong tanong ni Martin. Che, pareho lang naman kayo, singhal ko sa kanya. Yun na nga eh, pareho lang kami. Eh bakit di ka na lang sa akin nahulog? Nanligaw ako sa iyo noon ah, samantalang si Jim inaasar-asar ka lang. Minahal mo na kaagad. Sa totoo lang kahit playboy ako, umaasa naman ako na isang araw eh, makikita ko yung babaeng masasabi ko talagang siya na nga. Seryosong wika pa ni Martin. At kapag dumating na yung araw na yon, sana huwag kang karmahin at iwanan ang babaeng yon dahil sa pagiging playboy mo. Natatawa ang sagot ko naman sa kanya. Medyo gumaan na rin kahit papaano ang loob ko ng mga oras na yon. Grabe siya oh. Pero oo nga pala, may narinig ako doon kanina sa tindahan na pinagtrabahuan mo dati. Narinig ko na bala kang pabalikin doon. Napatunayan na raw kasi nila na hindi naman pala ikaw yung kumupit ng pera, kundi yung pamangkin ng may-ari mismo, ang kwento pa ni Martin. Sinabi ko na sa kanila yun noon, hindi naman nila ako pinaniniwalaan. Sagot ko naman kasi naiinis pa rin ako doon sa tindahan na yon. Ayun na nga ang sabi ko sa may-ari eh, sasabihan kita kapag nakikita kita. Sabi nila anytime daw pwede ka nang bumalik doon, gusto nga nila doon na tumira ka na ulit sa kanila eh, ang wika pa niya. Talaga sinabi nila yun? Medyo gulat na tanong ko. Oo kaya pwede ka nang bumalik doon sa kanila para hindi ka na rin nahihirapan na kasama si Jim.
Sagot pa ni Martin. Thelma, Martin, nandito rin kayo? Nagtatakang tanong pa ni Jim. Sabay kaming napalingon sa kanya ni Martin. Uy pare, nandiyan ka pala. Ang bati naman ni Martin. Jim, kuya, nandito ka? Tanong ko. Kulang kasi yung kanin na sinaing mo kaya bibili ako. At saka huwag mo na akong tawagin kuya, wala naman si Wilma dito. Ang wika pa ni Jim. Ayoko nga, mas bagay sa yung tawagin kitang kuya. May sasabihin nga pala ako. Nabanggit kasi sa akin ni Martin na pinababalik na ako sa tindahan ni ate. Magpapaalam sana ako na bukas sa bukas din ibabalik na ako dun. Doon na rin ako tutuloy. Kasi gusto nila na magstay in ako sa bahay para may bantay. Pagpapaalam ko naman sa kanya. Ha? Sigurado ka ba? Hindi ba halos isumpa-sumpa ka noon ang amo mo? Tapos babalik ka? Nagtatakang tanong niya kasi nakita niya kung paano sumama ang loob ko sa amo ko. Umamin na raw kasi sa kanya yung pamangkin niya na eto talaga yung kumuha ng nawawalang pera. Kaya okay na ako na bumalik doon. Sagot ko. Ganon ba? Di sige, mukhang hindi na kita mapipigilan. Mag-ingat ka na doon ha. Hindi ka na mababantayan ng kuya mo. Ang bilin pa niya. Opo kuya, nasabi ko na lang. Papadudot, kinagabihan ng araw na yon ay inayos ko na ang lahat ng gamit ko. Hindi ko mapigilang maiya kasi masakit na alis na ako sa bahay ni Jim. At higit sa lahat ay masakit dahil noon lang may pinakilala si Jim sa akin na girlfriend niya. Alam ko na sa pagkakataon na yon ay seryoso na siya kay Wilma. At yon ang ginawa kong dahilan sa sarili ko para umalis sa bahay ni Jim. At kahit na hindi pa humuhupa ang sakit na nararamdaman ko, Papa Dudut, kailangan kong ayusin ang sarili ko sa trabaho. Ayoko kasing mapalis ulit sa tindahan. Lumipas sa mga linggo na hindi na kami nagkakausapan ni Jim at hindi na rin siya dumadaan sa tindahan mula nang umalis ako sa kanila. Palagay ko ay masaya siya na kasama si Wilma kaya hindi man lang niya naisip na kumustahin ako. Nasasaktan ako sa bawat araw na lumilipas na hindi man lang kami nagkakausap o nagkakachat sa messenger. Pakaramdam ko ay kinalimutan ako ng taong tinuring kong pinaka-importanteng tao sa buhay ko noon. Hanggang isang araw ay napadaan na siya sa tindahan at saglit kaming nagkumustahan. Ang saya lang ng feeling ko noon nang makita ko pa lang siya kasi sobrang na-miss ko talaga siya. Pati na ang pang-aasar niya sa akin. Nag-sorry din siya dahil natagalan bago niya ako nadalaw sa tindahan kasi naging busy siya sa trabaho at sa ex-girlfriend niya. Doon ako nagulat nang marinig ko mula sa kanya na ex-girlfriend na niya si Wilma. Yun pala, nalaman niya na bukod sa kanya ay may isa pa itong boyfriend na tinago kaya kaagad siyang nakipaghiwalay dito. At dahil doon ay nadulas tuloy ako at napaamin ako na gusto ko siya pero kaagad ko ring namang binawi. Sinabi ko na gusto ko ulit siyang ipagluto ng paborito niyang ulam. Mukha talaga akong ewan noon, Papa Dudut, pero hinayaan ko na lang. Basta hindi niya ako mahalata sa feelings na tinatago ko para sa kanya. At natapos ang pag-uusap namin sa isang masayang pamamaalam. Naiwan akong nakahatid tanaw sa paglalakad niya, palayo mula sa akin. Habang may pag-asa na unti-unting nabubuo sa puso ko noon. Pag-asa na sana ay pwedeng maging kami ni Jim sa bandang huli. Doon ako ulit nagkaroon ng lakas ng loob, Papa Dudut. Lakas ng loob na aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Bahala na kung anong maging resulta, ang mahalaga ay hindi na ako nagtatago pa. O Thelma, bakit nandito ka? Nagtatakang tanong ni Jim nang mapagbuksan niya ako ng pinto. Kasi Jim yung kanina. Panimula ko na hindi ko alam kung paano ko ipagpapatuloy. Kanina ano yun? Tanong niya. Yung sinabi ko sa iyo kanina, alam kong narinig mo yun. Nagpanggap ka lang na hindi, wika ko. Thelma, hindi kita maintindihan. Kunot ang noong sabi ni Jim. Alam kong narinig mo kanina na sinasabi kong gusto kita, Jim. Mahina pero malinaw na sabi ko. Oo, pero hindi ba joke lang naman yun? Nagtatakang tanong niya. Hindi, Jim. Totoong gusto kita, wika ko. Pero bakit ako? Muli pang tanong niya.
Hindi ko alam kung paanong nagsimula, basta isang araw ay na-realize ko na gusto na kita. Gusto kitang alagaan, gusto ko na sana na nasa tabi mo lagi. Gusto kong kasama kita. Iniisip kita palagi at gusto kitang kausap. Pinigilan ko naman Jim eh. Pero nung lumala ang feelings ko, lalo na nang nagkasama tayo dito sa bahay, ayun, wala na. Hindi ko na kinaya. Bumigay na yung puso ko at minahal na kita. Naiparamdam mo rin kasi sa akin kung gaano ako ka-espesyal sa'yo, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko na napigilan na mahalin ka, sagot ko. Saglit na natahimik si Jim habang nakatitig lang sa akin, Papa Dudut. Naghari ang katahimikan sa pagitan naming dalawa na ako rin ang bumasag. Wala ka man lang bang sasabihin sa akin? Tanong ko. Thelma, ano kasi sa totoo lang eh, naging special ka rin sa akin? Sagot niya. Talaga? Special din ako para sa'yo? Gulat at medyo natutuwang tanong ko. Special ka dahil kaibigan kita? Seryosong tugon niya. Ako naman ay saglit na natahimik at nanakitang lalamunan dahil sa pagpigil ko sa mga luha ko. Bumuntong hininga ako bago ako nagsalita. Kaibigan lang? Kaibigan lang ang turing mo sa akin? Hinayaan mo kong tumira dito sa bahay mo dahil kaibigan lang ang turing mo sa akin? Naiiyak at hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Naawa kasi ako sa iyo noon. Wala kang ibang kasama dito sa Maynila dahil alam kong lahat ng kamag-anak mo ay nasa probinsya, kaya inalalayan kita. Pero Thelma, hindi ko kayang ibalik yung nararamdaman mo para sa akin. Matagal ko nang napapansin na parang may gusto ka sa akin dahil iba yung pag-aasikaso mo noon at binabaliwala ko lang yon. Inalis ko sa isipan ko yon kasi tropa tayo. Pero ngayon na umaming ka na, nakumpirma ko na totoo pala yung nararamdaman ko dati na gusto mo pala ako. Wika niya. Pero ikaw ba, ni minsan ba ay nagkagusto ka rin sa akin? Tanong ko kasunod ang pagpunas ng luha sa basa kong pisngi. Sorry Thelma, pero gaya nga ng sabi ko dati, ayaw kitang saktan. Kilala mo ko Thelma, playboy ako. Hindi ako tumatagal sa isang babae. At ang totoo pa ay masakit man pakinggan, pero hindi ikaw yung nakikita kong babae na makakasama ko habang buhay. Sana maintindihan mo yun Thelma. Malungkot at diretsyong sagot niya. Papa Dudut, masakit ang mga huling katagang nadinig ko mula kay Jim. Wala na akong naisagot pa sa kanya at sa sobrang bigat ng pakiramdam ko ay tumakbo na lamang ako palayo sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dahil sobrang bigat ng pakiramdam ko. Sobrang bigat na rin ng mga mata ko at gusto panalalong bumagsak na mga luha mula rito. Ang gabing yon ang naging pinakamasakit na gabi para sa akin. Nang gabing yon ay natutunan ko na rin na may mga taong hanggang kaibigan lang talaga ang maibibigay sa atin. Kahit gusto pa natin gustuhin ang isang tao ay hindi pa rin natin hawak ang isip at puso niya para diktahan ito na gustuhin din tayo. Masakit pero kailangang mag-move on at ganun nga ang nangyari, Papa Dudut. Ganun man kapait ang nakaraan ay siguradong makakabangon at makakabangon pa din tayo para sa hinaharap. 4 na taon na po ang lumipas mula nang nangyari ang kinuwento ko ngayon sa aking sulat. Sa ngayon ay masaya na po ako kasama ang aking sariling pamilya. Meron na akong 2 anak at 2 ang aking ka-live-in partner sa pag-aalaga. Ang lalaking naging sandalang ko noong panahong halos hindi ko magawang bumangon sa pang-araw-araw. Yung lalaking pinatunayan sa akin kung gaano niya ako kamahal. Yung lalaking binabaliwala ko lamang dati at kay Martin ko natagpuan yung pagmamahal na hinahanap ko kay Jim noon. 4 years na po kami mag-live-in ni Martin at nagpaplano na rin po kami magpakasal kahit sa kasalang bayan lang. Ang nakakatuwa pa dito, nakatira kami ngayon sa bahay ni Jim. Kay Martin kasi pinaubaya ni Jim ang bahay dito sa Payatas. Kagaya ng tito at tita ni Jim, umuwi na rin siya sa Surigao at doon na piniling manirahan. Paminsan-minsan ay sumasaki pa rin sa isipan ko ang pangyayaring yon sa buhay ko. Kung hindi ako nireject ni Jim noon, ay hindi ko marirealize na si Martin pala talaga ang lalaking laan ng langit para sa akin. Sa 4 years kasi na pagkasama namin ay napatunayan ni Martin ang pagmamahal niya para lang sa akin. Kung minsan talaga kung sino pa ang binabaliwala natin ay sila pa yung taong makakasama natin sa panghabang buhay.
Maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon na mabasa po ninyo ang sulat ko. Naway magbigay ito ng aral sa lahat. Muli, maraming salamat and more power sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Thelma. Maraming salamat kay Thelma sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Naaliw kami sa kwento na ibinahagi mo ngayong araw kahit medyo mapanakit ito. Hindi naman kasi natin maiiwasan ang mabigo sa pag-ibig dahil parte na ito ng buhay natin. Ang mahalaga ay natagpuan mo pa rin ang lalaking magpaparamdam sa iyo ng totoong pagmamahal. Mga ka-online, sa sulat na binasa po natin ngayong araw, napatunayan natin na totoo talaga ang sinasabi nila na kung sino pa ang tao na madalas nating hindi pansinin at bigyan ng espesyal na atensyon ay sila pa rin yung tao na magpaparamdam sa atin ng totoong pagmamahal na mararamdaman natin sa tamang oras at pagkakataon. Muli, ako po si Papa Dudut, maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Story.